Hi Pisces, welcome, welcome, and this is your reading. Be open-minded, hindi halos lahat makaresonate. Piliin nyo na lamang, and thank you nga po pala sa mga nagsubscribe, sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me a message for Pisces. Anong mensahe para sa Pisces? Give me a message for Pisces. Meron ditong devil energy. Reverse, okay. Meron ka dito na Knight of Pentacles, upright, and Page of Wands, upright. Meron ditong the Sun, upright, Three of Cups, Queen of Swords. Meron ditong Knight of Cups, upright. And Temperance, okay? Dito sa Temperance, ano, nafe-feel ko na nakakaramdam ka dito ng out of balance. Yung parang tipa na hindi nagigikang balance sa sitwasyon mo. Pero ganun pa man, ano, yun ay negative na pag-iisip lang. Pero kailangan alisan yung mga ganong pag-iisip ng negatibo kasi hindi yun makakatulong para sa'yo. Pero ganun pa man, sa lahat ng card mo, maganda yung kinakalabasan kasi lumabas si The Sun. And nakikitaan ko rin dito na meron ka dito mahiling na matutupad. Yung kumbaga, no, magkakaroon ka dito ng kagalakan, kasiyahan. Then nakikitaan ko rin dito na magiging kang masaya, okay? Ito lang yung nafe-feel ko sa The Sun. Meron ditong tagumpay, kung ano man yung larangan ng iyong ginagawa, trabaho, business, sa love life. Meron ditong tagumpay, financial. Ito lang yung nafe-feel ko. Then, nakikitaan ko rin dito na nag-iintay ka. Maybe meron ka ditong iniintay. Pwede rin sabihin pag-iintay mo sa dokumento or pag-iintay mong matapos ang iyong pinagagawa o ano pa man, ano, basta sa larangan ng pag-iintay. Merong pag-iintay ng travel, ganun. Ito na yung nakikita ko. Pero ganun pa man, ano, sa Page of Wands, nakikitaan ko dito, kahit ikaw ay nag-iintay, nakikitaan ko dito na meron kang pag-uugali na may pagka-young, okay? Kumbaga, parang bata. Maybe meron ditong nasa edad na 21 to 24, 25, mga ganyan. May pagkapusong bata or teenager, may teenager din. Then, ito lang nakikita ko. Merong 18, 19, 20, okay? Pero pwede rin sabihin na kahit nasa 30s plus ka na, meron kang pusong pagka-teenager na kung saan, ano, hindi ito nawawala sa'yo. Ito lang yung nararamdaman ko. Or pwede rin sabihin na meron kang karelasyon na merong age gap sa inyong dalawa. Okay? Ito lang yung nakikita ko dito. Then dito, no, sa The Devil Energy and sa King of Pentacles, napipil ko dito na hindi ka toxic, hindi ka iniiwasan mo yung mga negatibo, pero ganun pa man, ano, kahit iniiwasan mo yung mga negatibo sa paligid mo, kasi the devil energy reverse, then lumabas naman tong si Knight of Pentacles. Nakikitaan ko dito na iniiwasan mo yung negatibo, pero tinutukso ka pa rin nung negatibo. Yung tipo na iniiwasan mo yung mga masasamang bisyo, pero may nag-uudyok sa'yo or may nagtutulak sa'yo para hindi ka makaalis sa ganung sitwasyon. Ganun yung nararamdaman ko dito. Gusto mo tong alisan yung mga bad habit, ano, gusto mo siyang alisan, pero hindi ka pakawalan ng taong ito, nung devil energy dito. Kung may kita mo, talagang sinisilaw ka para magawa mo yung mga bagay-bagay na ganun na hindi makakabuti para sa'yo. Kaya lang, nasa iyo yung decision dito kung paano mo i-handle or kung paano maalisan yung mga bad habit na hindi na maganda para sa'yo. Kasi meron ditong panunukso. Pwede rin halimbawa, for example, ano, alam mo na ang sugal ay masama. Pero natutukso ka kasi yung isip mo, ah, baka manalo pa ako, ganyan. Hanggang sa nauubusan ka, yun yung bad habit. Kumbaga, kaya yung devil energy reverse, kumbaga, alam mo na masama. Pero merong tukso na pumapalibot sa'yo na kung saan,
Hinihila ka nito para magawa mo yung mga bagay na hindi maganda. Ganon yung energy. Pero ganon pa man, kailangan dito maalisan. Kailangan dito ay disiplina para sa iyong sarili. Ito lang yung nararamdaman ko, no? Pero ganun pa man, ano, nasa yung desisyon kung paano mo to maaalisan yung mga masasamang bisyo, masasamang ano, kasi alam mong masama eh. Okay, ito lang yung nararamdaman ko. Alam mong masama pero may tumutukso sa'yo para hindi ka makaalis sa ganung sitwasyon. Okay, ito lang yung nararamdaman ko dito. Then dito, ano, sa Three of Cups and Queen of Swords. Then sinabayan ng Knight of Cups. So ibig sabihin dito, na meron kang event na pupuntahan, merong family gathering, or pwede rin sabihin na magkikita-kita kayo muli ng mga kaibigan mo, yung tipong alumni, mga ganun ba, or sabihin natin group of friends na kung saan, ano, may reunion akong nakikita dito, na magbibigay sa iyo to ng kagalakan, kasiyahan, or pwede rin sabihin na magsasama-sama kayo ng family mo kasi magpapasko na. Ito lang yung nafe-feel ko, may Three of Cups na kung saan, ano, magtitipon-tipon muli, magkakaisa, magkakasama-sama. Then nakikitaan ko dito sa Queen of Swords, nakikitaan ko dito na andun ka sa pagiging mong focus sa yung ginagawa, nagigi ka ditong mapag-abala. Kumbaga, ano, marami kang proyekto or marami kang tinatrabaho na kung saan, ano, ito yung bumubuhos ng oras mo. Hindi halos lahat makaresonate. Piliin nyo na lang kung alin yung part nyo dito. Kasi ito na yung nakikita ko dito. Then, sa Queen of Swords, nafe-feel ko dito na nagiging kang abala or pwede rin sabihin na marami kang project, maraming order, or kung pwede rin sabihin na marami kang customer, no, na kung saan nagpapaabala sa'yo. Then, nakikita ko dito na meron ka ditong tapang at lakas ng loob. Marami kang ideas na pumapasok sa iyong kaisipan, na kung saan, ano, naalisan mo yung mga problema na naramdaman mo in the past, pero ngayon nakikitaan ko dito nagiging kang abala, merong kang routine na ginagawa na bumubuhos sa oras mo, na kung saan, ano, nakikitaan ko dito na nakapokus ka doon sa iyong tagumpay. Okay, then dito, ano, sa Knight of Cups, nafe-feel ko dito na pinoprotektahan mo yung sarili mo, meron ka ditong privacy, may boundary ka, hindi ka basta-basta nagtitiwala sa ibang tao. Kumbaga, ano, pinoprotektahan mo kung ano yung meron ka. Kasi masyado kang grounded dito. Nafe-feel ko din dito na nagmamanifest ka or meron kang hinihiling or meron kang routine na ginagawa dito na kung saan, ano, hindi mo hinahayaan yung tao na ma-disturb ka. Ganun lang yung nararamdaman ko. Masyado ka ditong protected or meron kang mga ginagawang protection para sa iyong sarili, or pwede rin sabihin na ikaw yung tipo ng tao na hindi basta-basta nagsasabi or nagkwekwento ng mga ganap mo sa buhay mo. Kumbaga, no, sobra kang privacy sa iyong kinalalagyan. Ganun lang yung nararamdaman ko dito. Then dito sa Temperance, na yun nasabi ko kanina, nakakaramdam ka dito ng hindi balanse, no? Pero kahit hindi ka balanse dito, nakikitaan ko dito na nakakaya mo tong masolusyonan or malampasan sa pang-araw-araw. Dahil dito, no, sa The Sun, meron ka ditong hiling na matutupad kung ano man yung hiling mo na mabuti. Ito lang yung nakikita ko. Okay, tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me more message for Pisces. Anong mensahe para sa'yo? Give me the message for Pisces, please. Meron ka ditong relaxation. So, ibig sabihin, andun ka ngayon sa peace of mind mo or humahanap ka dito ng kalilibangan mo na kung saan nagbibigay ito ng kapayapaan para sa'yo. Okay? Or pwede rin sabihin na meron kang, excuse me, inaaral dito. Kasi meron ka ditong hawak na libro or meron kang ginagawa na nagdadagdag sa iyong kaalaman, karunungan, ganun. Then dito, ano, protest. Meron ditong magpoprotesta sa iyo, or pwede rin sabihin may ipoprotesta ka, ganun. Meron kang ipaglalaban, okay? Pero ganun pa man, kung ano man yung ipaglalaban mo, kung alin yung nasa tama, eh di dun ka, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Meron ditong protest.
Then schedule, nafe-feel ko dito sa schedule, ano, sobra kang busy, may pagka-hectic ang schedule mo na kung saan, ano, kailangan mo dito ng time management, kung paano mo imamanage yung oras mo, kasi nafe-feel ko dito na sobra kang busy, marami kang gawain, maraming nagpapaubos sa na oras mo, na kung saan, ano, hindi mo na nabibigyan din ng panahon ng sarili mo, kaya siguro lumabas yan si relaxation, bigyan mo ng oras yung sarili mo para magkaroon ka din dito ng kapayapaan, pahinga. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Tingnan pa natin. Last. Give me more information. Meron ka dito na sweetheart. Okay? Meron dito, nafe-feel ko dito, meron dito magbubuntis or na kung sana, no, magbibigay siya ng kagalakan. Kung makikita mo kasi dito, parang merong ditong kuha ng ultrasound ba to, yung picture ng baby, ano? Kung ikaw man ay nahiling na magkaroon ng baby or magkaanak, ano, nakikitaan ko dito na parating to, may pagbubuntis na magaganap dito. Nakikitaan ko din dito na meron kang nagmamahal na ka-partner na talagang sumusuporta sa'yo, totoo yung pagmamahal ng tao na ito, then nafe-feel ko dito na love ka talaga niya. Kumbaga, unconditional yung kanyang pagmamahal sa'yo. Ayan, ito na lamang po, no? Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.